Scenes may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. Yes, good morning. Samahan po ninyo ako sa ating Dear Diary at ang bagong ating programa dito sa ating Kakapin Live and to be hosted by yours truly, Denise Laksamana. Yan. Nakikita nyo, bago na po ang ating setup. Yan. Medyo nakabangon na po ba tayo sa ating pandemic na nakaraan? Ako, medyo nagmo-move on na eh. Medyo sobrang hirap talaga yung mga pinagdaanan ko. Kaya eto, dito sa ating Dear Diary, pinapakita dito siguro yung iba't ibang sangay ng buhay at realidad. So, ito ay makatotoo yung buhay na pag-uusapan natin at ipapakita dito. Kumbaga, lahat po ay pwede nyo pong sabihin dito sa show at pwede rin po kayong mag-message sa atin dito sa Kampi Live kung ano po yung gusto nating itanong, pwede rin naman yan. Siyempre, yung mga nadidiscover natin sa sarili natin. Ako siguro nadidiscover ko. Dati, parang hindi ko ba kaya? Kasi dito, noon, I started here in Kakampi Live ng Pinoy Buhay Kooperatiba. Then the next is yung kay Tito Nel na One Way to Success. And I'm here now in my own show, Dear Diary, ang iba't ibang sangay ng buhay at realidad. Yan. So, eto noon, parang feeling ko hindi ko kaya eh. Sobra parang, wow, eto na ako ngayon. Siguro nag-pandemic lang para nagbago eh, di ba? Yan po yung nangyayari sa ating new normal ngayon. Meron po tayo ipapakita dito na ating throwback before ng nandito tayo sa ating Kakampi Live. Siguro sa ating mga mentor and advisor, yan, sila po ang nagturo sa akin na gawin to. Nasabi, Denise, kaya mo yan. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kayang-kaya mo yan. Dahil yun nga po, medyo yan, lumakas na po yung loob ko ngayon. Eto, malakas ba loob o makapalan talaga yung mukha? Pero hindi, yan. Medyo na-miss ko rin ang mga moments na yan na nag-show kami sa TCE Mall. Tsaka yung pagka nagkakasama kami sa mga meetings or sa iba't ibang events with Tito Nel, Kuya Henry, Kuya Bart, yan sila Kuya Noe. Yan, kamusta sa kayong lahat? Yan, ako ngayon dito. So,
sa syempre isa rin sa pinagpapasalamat ko na binigyan ako ng chance ng kakampi na ipakita yung totoong kakayahan ko dito kasi medyo parang napipil ko ba na ako yung pinaka weak sa lahat. Pero syempre isa yan sa mga natutunan ko at naturuan nila ako na gawin kung ano yung nararapat na hindi ako yung tipong lagi na lang ba, oh, Kuya Henry, ano gagawin natin? Tito Nel. Pero yan, nakita nyo naman, wala sila talaga sa tabi ko, di ba? Pero darating at darating yung time na magsasama-sama ulit tayo sa isang masayang show ulit na dating Kulitan Blues or misa may mga ano pa, asaran, ganyan, or kantahan. Pero dito medyo parang malungkot yata tayo. Pakita mo naman natin yung ano, throwback natin. Yan. Yan o. Saya, di ba? Elisa, Tito Mel, and Kuya Henry. So, miss na miss ko na din yung show natin sa... Yan. Nakalimutan ko si Mike. Mike nga pala yan. Yung guest namin sa TC Mall dati na medyo inaya yata ako mag... duet kami kahit na medyo hindi ko pa na kabisa yung kanta noon. Pero okay lang naman. Yan. Yan si Jasmine So and Tito Tos Lansang. Yan, mga nagising ko. Mga to, mga nasa abroad na yan. Yung mga nakilala namin doon. And to Elisa, ano, kamusta ka na? Mukhang nawawala ka. And sa akin mga friends, hello very, very much. Mamaya, papakita natin isang video ng aking friend na mag-bro sila. Siguro next time, ito po yung show na pwedeng may guest, pwedeng wala. Yan, kasi kaya nga iba't ibang sangay ng buhay at realidad. So yan, talagang pinapakapal na ni Dennis yung mukha niya. Throwback naman dyan yung ating big music na Through the Years. Medyo madamdam tayo na. Wala pa. So yan, medyo mahina lang. Through the years, you've never learned. Kasi sabi ko lang siguro, bata pa ako parang nangarap. Kumbaga, na maliit na bata, sabi ko, makapag-showbiz din kaya ako or makapag-host din kaya ako. Yan, favorite ko yan, yung mga Helen, Lovingly Yours, Helen. Yan, it's my favorite nung bata pa ako. Kaya yun, sabi ko, naglalaro nga ako, natatandaan ko yun. Naglalaro ko, sabi ng lola ko, uy, matulog ka ng tanghali. Kung lola, ayoko, maglalaro ako. Yun, ginagawa ko ganyan. And now, I'm here na actually, kung di nyo po alam, when I was 7 years old, member ako ng isang kiddie show sa GMA na Uncle Bob. Yan. So, hindi ko pa na kuha yung aking mga pictures. So, next time, pagka ano, ilalagay natin yan dyan, makikita nyo, sino nga ba talaga si Denise? Sino ba siya talaga? Kasi, live. Nakita nyo lang talaga siya dito sa Kakampi Live. Yan. And sa akin na mga family, hello po sa inyong lahat. And friends na hindi ko masyadong nakikita before na nag-pandemic. So, at yung mga nag-aaral na ngayon ulit, medyo nasa new normal na talagang schooling ngayon Modules na lang and online. Yan, yung pamangkin ko, yan, medyo late enrollee siya So, nag-aaral siya ngayong araw. So, next week, pasahan ng kanyang ano. Ako rin ang in-charge dyan, simula ng baby pa yan. Medyo naiiwan ko na lang siya ngayon dahil malaki na siya. She's grade 7 right now. Pagbutihan mo yung iyong pag-aaral para makagraduate ka. Dahil sa under ating new normal ngayon. So, bigay po na natin ng isang videos ng aking friend na si Max by In Love With You With Her sister, my friend also, Maureen Clarine.
steps will fall. I'm standing in my door, thinking of you. Rainwater curves like face on the floor. It looks just like you. Sun in the sky, it rays shine so bright. Had a thought of you. Nimbus cloud shaped like your big eyes. Now I'm missing you. I'm in love with you. So terribly can't stop loving you. I'm crazy, that's true. If foolishness isn't love, yes I do. Fragrance of the flower, blooming of its beauty, and so are you. Greeny grass don't care for days that passed. Our love will be to last. Fly, fly, fly by. Dream up so high. Kiss is not goodbye. Like two birds sharing shed under the trees. So sweet in love indeed. Terribly can't stop loving you. I'm crazy, that's true. If foolishness isn't love, yes I do. Very good. Medyo na-miss ko talaga tong aking friend, si Maureen Clarine, tsaka ang kanyang brother. Next time, pagka nagkaroon tayo ng pagkakataon at maayos na po ang ating panahon, bibisita po tayo kay Maureen at bibigyan natin siya ng isang, magbibigay siya sa atin ng isang song na napakagandang boses ng babaeng yan. Pero sabi ko nga pamanahan mo naman ako. Yun, so... Minsan na papatugtugin natin ang kanyang song here dito sa ating show. Pero pagbalik mo kaya tayo sa ating usapan na pandemic, yan. Siguro yung mga pangyayaring yan, medyo nakakasama talaga sa loob as in biglaan. Ang dami-dami po talagang nawala, lalo na po sa akin, medyo naipit talaga yung mga dapat na gawin sa araw na yon. So tuwing lalabas ako na nagkakaroon ng declaration. So,
bakit ganun ka ako tuwing lumalabas ako? Ngayon, eto, nandito, nakalabas na ako maayos-ayos. Pero siguro, dapat siguro ayusin na lang po natin ang paglilinis na lang siguro sa ating kapaligiran and ang ating sa mga katawan, yan, ang ating... Huwag po natin yan na ipagwalang bahala kasi kapag meron tayong dumi, dyan po nagsisimula talaga yung mga sakit. Kasi ngayon, biglaan na lang, masipon ka. Diba? Parang, ay, ano ka na? Meron ka na? Kaya minsan ako, takot na takot talaga ako na maubo ka dahil minsan ang sakit ng lalamunan ko, bawal yan sa malamig. O, pinapabayaan ko na lang siya ngayon na lagi ako medyo may hot water. And sa aking dito sa ating show, natutuwa lang ako kasi kahit papaano, nabigyang katuparan ko yung talagang munting pangarap sa buhay na ako yung nandirito. Diba? Kahit wala pa akong kasama kasi next time magkakaroon tayo ng show. At yung aking nga pala nga sponsor, si Tita Mer Carlos ng Herbalife. Yan, next time mag-uusap tayo, then i-guess kita dito para pag-usapan po natin yung tungkol dyan, kung para saan po ba. Yan, ngayon medyo hindi pa natin naayos . So, kayo po, meron po kayong gustong itanong, pwede naman kayo mag-message dito sa ating Kampi Live. Ibigay nyo po sa atin yan at pwede po tayong mag-usapan kung ano po yung inyong nararamdaman or kung ano po yung gusto ninyo na iparating, pwede po yan dito. Sa magbibigay po tayo ng advice, pwede naman yan. Kaya nga iba't ibang sangay at yung mga nangyayari po sa ating labas, makikita po natin yan dito. Medyo hindi ko pa lang sila na-interview. Next week, ibibigay natin yan sa inyo. Siyempre, isa rin po sa pinapasalamat ko na hindi ko po talaga akalain na mabibigyan ako ng chance na ibigay kung ano yung gusto ko, ano yung maipakita dun sa ating show. And sa mga naging mentors and advisors ko, yan, isa sila sa mga magaling na kahit nagturo, minsan hinahaluan lang nila ng talaga ng kalokohan, pero napakasaya kasi binibigyan nila sa akin yung mga tip na yung tipong hindi mo kaya, gawin mo yan, kayang-kaya mo. Pero gumawa ka ng sarili mong moment, kumbaga gano'n, na hindi mo ididikit yung sarili mo dun sa isa. Kumbaga, sa family, di ba? Ganun din na hindi ka pwedeng aasa na lang, asa dun sa isa. So, kailangan na meron kang sariling mong mga adikain, kumbaga, mga objectives mo na uumpisahan mo bawat araw o bawat oras. Na kung meron ka naman gustong itanong, pwede naman dahil kung hindi mo talaga alam, you can ask her advice sa mga gusto mong or mga bagay na hindi mo talaga kayang gawin. Ngayon, may mga bagay po tayo na kaya, pero sila naman ngayon yung mga hindi nila kaya, tatanong din nila yan sa atin, di ba? So, napakasaya at napakasaya lang din talaga na dahil sa pangyayaring yan, parang eto, nagbago na at nagbago. So, dadahan-dahan nilang po natin. Medyo pilot episode pa lang naman po ito. So, medyo hindi pa tayo, kung ano-ano na yung pwede mong mararamdaman sa buhay, pagdilat at pagdilat ng mga mata, kailangan na nagpipray din tayo. At sa pagtulog natin sa gabi, yan, pinapasalamat natin kay Lord ang lahat-lahat po ng biyaya na binibigay niya po talaga sa atin. So, yung mga tao naman na nakagalit natin, siguro pwede natin patawarin yan. Depende rin siguro sa mga ginawa nilang sitwasyon na nangyari sa inyo. Ganun. Pero siguro dahan-dahan lang din. Hindi naman kasi yung pag nag-sorry siya sa'yo, nagigets mo agad . Minsan may mga sama pa talaga tayo ng loob or minsan biglaan na lang nga nangyayari yan. Lalo na sa mga magkakaibigan,
naranasan nyo na po ba yung medyo, eto ah, sorry for the word ah, pero na-traidor, kumbaga ganun. Ako kasi, nangyari yan sa akin. Sobra. Pero ako, hindi ko na lang siya pinansin. Kumbaga, not once, twice talaga. Noon, before, talaga dito rin yan sa may tapat ng, sa Pasay. Kasi before, dito rin ako eh. So, grabe at grabe yung mga ginawa sa akin. Talagang lahat siguro na gusto niyang isira sa akin ay ginawa niya na. Pero hindi po talaga siya nagtagumpay. Eto at eto pa rin ako. Kumbaga gusto niyang kasi sabihin na, oh, bakit ka umaalis pag ating gabi? Sabi ko, maalis ating gabi? Siyempre, kasi I'm working or minsan nandun ako sa taping and shooting. O nga pala, ang ating Starbus Raj Entertainment nga pala, medyo naipit din yung ating mga workshops and trainings natin dyan. So, kamusta na ba? Yung mga dapat natin gagawing indie film. So, medyo naipit talaga. Hi to Kuya Raj, Kangge, and RJ Lopez. Yan. And the rest up ng ating mga kasamahan dyan. And to Estella, syempre medyo tagal din natin hindi nagkita eh, dahil sa pandemic na yun. So, miss ko na talaga kayo lahat. At gusto ko na rin na bumalik tayo dyan, no? Para yung mga gusto pa nating gawin at ipagpatuloy, eh, magagawa pa natin habang paayos ng paayos yung ating panahon dito dahil sa ating pandemic. So, medyo nag-normal na naman na tayo ngayon. Kaya nakabalik na rin tayo. So, dapat talagang yung puso mo eh, ilagay muna dun sa kung ano talaga yung gusto mo eh. Kasi parang hindi ka magtatagumpay kapag yung sarili mong gusto, sinasang-ayunan na ng iba, pero parang hindi mo yata nagugustuhan, di ba? Kung meron kang, parang dati kasi weaknesses mo, or yung mga pagdi-decide. So yan, doon naman tayo sa pagdi-decide. Tama ba na pag nag-decide ka, kailangan na advice ka pa rin or talagang gugustuhin mo na ikaw? Kasi ako eto, time to decide, di ba? Kasi ako talaga ang nag-desisyon nito na, teka na po, mukhang naiinip na yata ako. Lagi na lang tayo dito sa bahay kapag wala naman tayong pupuntahan importante. Pero syempre, kahit papano, safe at safe pa rin naman tayo eh. So, yun. Magmula nung in-enroll ko yung pamangkin ko, yan. Diyan lang ako medyo lumalabas, naghahatid, or nagkumukuha ng modules niya. Pero supposed, diyan lang ako talaga sa bahay dahil hirap po talaga. Nakakatakot din na makisalamuha ka ng todo sa iba't ibang tao na mahirap din na magkaroon ka ng sakit. Kaya dapat alagaan at alagaan po natin yung katawan natin. So, yun. May nagpapabati pala yung aking friend. Sabi niya pag ano, magkita daw kami. Sabi ko, sige, pwede ba kitang ma-interview sa aking show? Sabi niya, sige daw. Pero yan. Next week, siguro tatalakay naman natin ang iba't pang ang ating sangay ng buhay at realidad sa ating, siguro meron tayong guest dyan, teachers, therapists, iba't iba. Kukunin po natin ang kanilang iba't ibang opinion sa bawat larangan. Hindi po tayo kung ano lang, pero iaayon po natin yan sa ating profession, sa ating guest. So, doon tayo mag-relate sa ating mga topics. Yan. So, meron ngayon pilot episode lang. So, ngayon kaya, yan, medyo nangangapa pa tayo ngayon eh. Dahil biglaan talaga ng ako naman kasi talaga. Pag ako nag-desisyon, dinisisyonan ko na talaga. Kaya parang wala muna tayong atrasan uli. Ito na eh. Andito na ako. Tinapakan ko na to eh. Bakit pa, diba? So, yan. Yung tita ko, nagpapabate rin siya. Siya yung nagtuturo dun sa akin ng pamangkin. Nag-teacher din siya. Ako, iwanan ko muna yan. Tsaka si Ma'am Is Cruz, ang teacher ng ating, next week, ma, siya ang ating first guest. Yan. Interviewin natin siya on next week, pagpunta ko dyan. So, may ano pa tayo ng isang music? May music pa ba dyan?
wala na nga pala. Yung the prayer, yan, the prayer na lang. Yan, medyo inaayos pa yung ating music. Kasi medyo hindi pa yata ako nakapagbigay dahil hindi ko pa naayos ang lahat. Pero supposedly, maayos naman yata ang ating show. Medyo kabado pa nga tayo ngayon eh. Kasi, di ba? Pero, fulfillment talaga to sa akin. Very much happy for today. Yan ang aking pakiramdam ngayon. So, kayo po, ano pong gusto nyo pong pag-usapan dito sa ating show? Pwede po kayo magtanong or humingi ng advice or something, a request song ng ating mga love songs. Pwede rin po yan dito. Yan na po ang ating The Prayer ni Celine Dion. I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this when we lose our love, lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu hai, I pray find your life nel cuore resterà and hold it in our heart a ricordarci che when stars go out each night l'eterna stella sei nella mia preghiera. Let this be guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Sweet your grace, give
give us faith so we'll be saved. Isa pong napakagandang kanta by Celine Dion and Angela Brofield ba yun? Yun. Pero, ay Brocelli pala, mali. Sorry, nagkamali tayo. Pero ito, about naman sa pag-ibig, yan. Siyempre, ang ating pag-ibig, iba't ibang klase yan sa ating family, relatives and friends, at sa mga career, yan, kumbaga. Paano nyo po ba mahalin ang inyong mga kaibigan? Paano nyo po ba sila ituring na siyempre hindi rin ibang tao, di ba? Lalo na kung ba nagkakagalit kayo, nagkakasamaan ng loob, or nagkakasayahan. Paano po ba natin ginagampanan yung pagiging magkaibigan? Ako kasi, once na alam ko na mabait sa akin yung tao na hindi naman niya ako tinatraidor, ganun din ako sa kanya. Kumbaga, susuklian ko yung mga binigay niya sa akin. Kumbaga, hindi ko siya basta nalang tatalikuran dahil meron ka lang gusto nga kunin sa kanya. Ganun. Kasi may mga ganyan tao eh. Diba? Pero, kapag napatunayan mo na kaibigan mo siya, paano mo ba siya mapapatunayan kung talagang kaibigan mo sa lahat ba yan ng bagay? Kasi minsan meron na kaibigan mo lang siya dahil, yan nga sabi ko kanina, meron lang siyang gustong hingiin o kunin, ganun. Or kasama mo lang siya sa mga parties or yon. Pero kung darating at darating man yung problem sa buhay mo, kaya ka rin ba niyang tulungan? Doon mo kasi makikita yung tao na kung talagang loyal siya sa'yo. Napag-usapan na naman natin ang loyalty. Isa po yan sa mga bagay na mahirap pong kunin at ibigay. Unlike sa pag-ibig kasi, talagang pwede mo yan ibigay kahit kanino. Pero yung loyalty, minsan hindi po natin yan naibibigay ng buo. Yan po talaga yung napakahirap. Kahit sabihin pa na mahal niya yan, sa boyfriend, girlfriend, or asawa, sobra kanyang mahal, pero sigurado ka ba na loyal siya talaga sa'yo? Ang pag-loyal kasi, ikaw at ikaw lang yun eh, na hindi masisira yung samahan ninyo. Parang, yung tibay ba? Yung tibay ng relasyon, nandun yan eh. Pero kapag yung loyalty na yan, nawala yan sa'yo, hindi mo masasabi na totally mahal mo yung tao o mahal ka nung tao, 'di ba? Yan po yung talagang sobrang kumbaga sa pagkain, yan yung maanghang na hindi mo kayang kainin nang basta-basta. Pero ako kumakain ako ng sili pag gusto ko kahit na ano maanghang siya. Tsaka yan. Sa friend, 'di ba? Sa friend yan. So sa relasyon nyo na bilang mag-asawa or mag-girlfriend, boyfriend, may loyalty rin dyan eh. Kailangan meron din kayong mutual understanding na dyan kayo magsimula eh. Mahirap kasi yung maniligaw. Sa akin siguro hindi eh. Kasi parang ang nakikita mo lang doon ay yung positive. Nasaan ang negative niyan? Di ba? Hindi mo yan basta-basta makikita. So, dapat talaga ipakita mo yan eh para makita yung totoong buong-buong ikaw. Diba? Kasi yun ang hirap dyan. Loyal ka, sasabihin mo loyal ka. Loyal ka, pero hindi mo naman na naibibigay ng buo yung katotohanan eh. Loyal ka, pero meron ka doon sa kabila. Diba? Sa ibang lugar. Hindi mo masabi na loyal ka. Kasi ang totoong loyal, yung talagang, kumbaga sa kulay, nag-i-stick siya na yan lang ang kulay niyan. Kasi pag nag-fade yan, you're failed forever, di ba?
Pag red, ano bang meaning ng red? Diba? Love and marami kasi. So yan, ang paborito kong kulay, red, black, and white. Katulad ng white, diba? White is purity. Yung puso mo talaga kailangan na pure. Pure yung love mo doon sa talagang tinatangi mo, ganun. Family man yan or kung pagdating naman sa career, doon naman tayo sa career, loyal ka din ba? Sasabihin mo, sige, darating ako maaga, pero wag ka, late yan bago dumating, di ba? Sabihin, o papunta na ako, papunta, pero bagong gising pa lang siya. Ako kasi, I fix everything before I go out. Pagdilat pa lang naman ako, nakaayos na lahat yan. Kung ano yung nakaset up na, kung ano yung mga dadalhin, anong gagawin. Diba? Yun yung siguro sa career. And di, hindi mo masasabi na loyal ka dun sa career mo kung hindi mo rin nagagampanan na maayos yung trabaho mo. Kagaya nun, bibigyan ka sa acting, bibigyan ka ng isang scenery. Kailangan maibigay mo yung full support and full feelings mo doon sa role na ibinigay sa'yo. Kasi kung ano, iba't iba, kumbaga buhay mo yan eh, isipin mo na parang, ah, nasa totoong buhay lang tayo, hindi tayo umaarte, hindi tayo naglalaro, ba? Diba? So, yun. Maraming ano, maraming, yan ang ating sangay ng buhay na ipinapakita. Pagdating sa, yun, pag-ibig, katulad nun, pag-ibig pa rin, nandyan pa rin tayo eh. Naranasan nyo na ba na magmahal ng dalawa o tatlo? Mahirap yata yun eh. Siguro mas maganda kung mag-stick ka to one. Yan ang loyalty. Pero sabi nila, di ba? May kasabihan tayo na pag natapon, magtimpla ka uli. Parang, ano yun? Gagawa ka ulit ng panibagong step dun sa buhay mo kung nasaan ka naka-set up. Baga, hindi yung natapon na maghahanap ka ng iba uli. Mahirap yun eh. Kadalasan sa mga lalaki lang nangyayari yun eh. So far, hindi pa naman tayo, wala tayo dyan. Ito, yung aking friend nga pala, sabi niya hello daw kasi ang saya daw niya dahil ngayon napapanood niya yan. Biglaan lang kasi. So magkita ka tayo mamaya before after this show. Yun. And ano pa nga ba? Sa music, ano po ang ating mga paboritong music? Inilalagay din po natin yan sa ating isip, sa puso, at sa damdamin. Kapag dumating ka sa point na kumakanta ka, kailangan yung feelings mo nandun. Kasi pag hindi, parang, wow, semplang ka agad. Pero kailangan mag-practice kang mabuti. Yung mga bagay lang, yung mga kanta lang na babagay talaga dun sa timbre, kumbaga ng boses, na huwag mo naman kantayin yun na hindi mo naman talaga kaya, pero pipilitin at pipilitin mo siyang ibirit. Pero at the moment, sumasablay ka na, di ba? So, kantahin mo yung kaya mo. At yung tipo na abot mo lang talaga yung notes niya. So, next week yan. Gusto nyo ba magbibigay tayo ng isang one song? Next week, kasi magpa-practice pa tayo. Hindi natin napapractice pa yan dahil medyo busy pa tayo ngayon. Mga musics na muna yan ang ating mga favorite. Kasi yung music na yan, pag ano mo, sa kanta na yan, kung ano yung mga pinili mong song, di ba? So nararamdaman mo yung lyrics, kumbaga hindi lang sa lyrics eh, nararamdaman mo kung ano yung, paano ba sinulat to nung taong yun? Paano niya ba kinanta to ng ganun as in ganun kaganda o ganun kagaling? Na hindi naman niya totally binibirit, pero wow, grabe. Yun. So isa yan sa akin yung mga goal this mga panahon na ngayon. Pero pag naayos yan, medyo gagawan din natin ng masaya yan. Sa ngayon, hindi pa natin na napagpaplanuhan yan. Kasi mahabang proseso yan eh. Pero yan, sila Kuya Hens. Meron na sila yan eh. No? Nakatapak na sila dyan. Ako i-step at i-step pa lang din. Pero I know ah. Kasi ako na, katulad yan, yung aking decision, ginagawa ko talaga. So, alam ko na kakayanin at kakayanin natin na
in the help of ng mga ibang nag-support ng aking mga friend, ganyan. Or kahit hindi sila, kasi sila rin naman yung naging mentors and advisor ko sa lahat-lahat. So, yun. Bukod doon, family, friends, yan. Sila lahat na yung nagbigay sa akin ng influence na, oy, gawin mo yan kahit na di mo kasi hindi ko kaya yan. Puro ka naman hindi mo kaya, pero wow, kaya at kaya mo yan. Kasi ikaw lang naman yun eh, sa sarili mo, kukunin yung lahat-lahat ng magagawa mo dyan sa bagay na yan. Sa bagay, oo ka ako, tamang-tama. Pero nung bata ako, parang wow, parang gustong-gusto ko to. Lalo na yung ano, mga dramatization na yan, ginagaya ko yan doon sa salas ng bahay namin. Ganyan ako kaarte nung bata pa. Kahit naman ngayon eh, minsan may paiyak-iyak pa kapag wala kang magawa, ganun. Or meron ako naisulat na rin na mga songs pero hindi pa natin yan naiaayos. So gagawin pa lang natin ng isang magandang musika. Yun. Para kahit pa paano mai-record na natin. Yan ang akin na composer na kaibigan din ni Kuya Hensa, si Kuya Wawi De La Torre. Yan. Nagbigay siya sa akin ng mga ibang songs na i-record na rin natin yan pa. Siguro by next year, ganun. Pero ayusin muna natin. So, ang layo na kasi ng recording studio, wala na dito. Nasa probinsya na sila. So, ang isa pa sa mga hinihintay ko talagang dinidesire ko na mangyari is yung mapasama na talaga doon sa indie film kasi dapat tatlo yan. So, hindi ko pa alam yung sa Iloilo kung talagang matutuloy kami dyan. No? Pero hopefully, sana lahat yan matuloy kasi saya ng buhay, 'di ba? Gusto ko na talaga itong panahon natin na pandemya, medyo parang feeling ko na depressed ako eh. Pero ngayon ito, unti-unti na tayong nagmo-move on. Pero kailangan pa rin nating mag-ingat dahil sa hindi pa rin natin sigurado kung talagang totally mawawala na 'yan eh. Pero isa 'yan sa mga ano ko, mga pakiramdam na kabado, di ba? Katulad ngayon, medyo kabado pa, pero di, masaya na, makapal na yung mukha. And kay Ma'am Fe, kamusta po sa inyo dito sa ating Kakampi Live? Yan, binigyan niya rin po ako ng chance na, sige, Denise, gawin mo na yung dapat mong gawin, di ba? Sa bagay, wala nang ating mga kasama dito, nag-iisa lang ako. Pero, siguro, darating na pinagdadasal ko rin na kahit papano, magtuloy-tuloy pa rin yung magandang naumpisahan natin. Sayang naman kasi kung yung mga panahon na yan, sobrang saya eh, pero wala eh. Ganun talagang panahon. Hindi, nagbabago at nagbabago. Kahit tao yan, nagbabago tayo. Pero sana dun sa pagbabago na yan, hindi yung nagiging masama. Kumbaga mayroong pagbabago kasi na masama ang dating eh. Kailangan na doon ka pa rin sa medyo, doon ka lang sa tamang level na hindi ka magiging mataas or, hindi, kaya ko na. Parang lumalaki na ba yung ulo mo dahil nakuha mo yung gusto mo? Diba? Mahirap kasi parang ako, ayoko mangyari yun sa akin. Kasi ako, bawat tao na nakikilala ko or mga nakakasama ko, pinapahalagahan ko po yan. Even sa mga gamit. Kahit nga minsan sira-sira na yan eh. Andyan pa rin yan. Lalo na kung meron yung sentimental value galing doon sa akin ng mga pinagkakatiwalaan ding tao, ganyan, or family, ganun. Madalas family lang naman talaga in friends eh. Or yung sarili ko na binili ko or ever. Pero hindi naman po tayo pupunta o bibili doon sa gusto mo lang na bagay pero hindi mo naman yan nagagamit, diba? Parang anong silbi? Gumagastos ka pero hindi mo naman nakukuha ng baga hindi mo na gagamit na minsan stuck lang isa, dalawang beses. Siguro ako maluho ako pagdating sa damit. Yan talaga yung pinakaluho. Kasi yan, magagamit mo yan everyday eh. Kung pupunta ka o alis, depende po sa kung ano yung pupuntahan mo. Yun, nakaset up na yan. Diba? Ayoko kasi yung na ginamit mo na kanina, gagamitin mo ulit. Naka two sets na nga ako ng damit ngayon dahil pagdating ko kanina, iba yung damit ka,
syempre pagkapawis ka na, 'di ba? 'Yon. Ayusin at pero yung kulay niyan, siniset ko pa rin 'yan. Diyan ako, ganyan talaga ako ka-arte. Yan na talaga ako eh, sobra. Pero gusto ko kasi medyo at least simple at simple pa rin. Yung tipong babagay sa hindi naman yung magsusuot ka ng damit na maigse, pero hindi hila mo siya pababa. Diba? Or yung mga medyo talagang labas na yung dibdib mo, diba? Pero ang pangit ng tignan kahit na sa'yo parang ang ganda, pero sa iba, ang pangit tignan. Eh, parang mahirap naman yata yun, diba? Kailangan iset at iset mo yung mga kumbaga, oras sa pag-aayos mo. Pero yung mga isusuot mo naman, dapat naman komportable ka, diba? Kahit na yan, katulad niya, off-shoulders, wala tayong, nagpakita tayo konti, kahit konting skin, kasi it's my favorite dress naman eh. So, yun. Ganun lang talaga tayo. Ganun at ganun ang ating buhay. So, sobrang saya talagang. Ito yung pinagpapasalamat ko na nakuha at nakuha ko na iniisip ko to, matagal na eh, pero hindi ko lang taga nagagawa. Parang iniisip ko, kailan ko ba siya magagawa? Na, ako yung nandirito. Diba? Kasi minsan, oy, hindi ka naman nagsasalita. Eh, paano naman magsasalita, 'di ba? Hindi naman ako binibigyan ng ano, 'di ba? Minsan natuturo sa iyo. Syempre, minsan hindi na tayo gets dun sa pinag-uusapan. Kaya minsan nabibigla ka na lang nabibigla eh, 'di ba? Pero ito, dito sa ating show, 'yan. Simula ngayong araw na 'to at next week ganyan. Every Thursday 'yan, 11 a.m. to 12 noon. Magbibigay tayo ng iba't ibang topic or kung ano man yung mga guests natin, dun talaga tayo magre-relate on sa ating pag-uusapan kasi ngayon wala tayong guests, hindi aayus-ayusin natin yan para unti-unti-unti papapaganda natin yung show, di ba? So yan. Yan po yung nilalaman talaga ng ating show ngayon kaya nga realidad meron tayong mga pagkain. Sa damit, yung mga couture ba, or makeup, ganyan. Something kung ano po yung pwede nating ilabas dito sa show na naayon sa tunay na buhay po ng ating mundo, ganyan. At yung minsan, yung pagpapakilala, syempre, ng aking sarili para makita nyo naman na ito yung show host nyo. Kasi minsan sabihin, sino yan? Bakit ganun? Ano yan? Saan ang galing yan? Parang, kaya yan. Diyan natin yan. Sisimulan ulit next week. Iisa-isahin na natin yan. Kukontent na talaga siya ng maayos. Diba? So, pwede ko kayo magtanong, magbigay ng comments, or pwede rin kayong humingi ng advice. Ayan, bibigay natin yan. Yung sa kaya lang natin, na hindi yung tipong sige, bigay mo lang. Sagot lang tayo ng sagot. Siyempre, hindi naman. Ibibigay natin yung tamang sagot dun sa tamang tanong. Kasi medyo, ayoko yung sumasablay ka na, ito yung tinanong sa'yo, iba naman yung sinagot mo. Parang ang hirap-hirap nun. Para kung nasa school na, hindi naman ako nakikinig sa teacher ko, iba po yung sinagot ko sa kanya, di ba? So, mapapagalitan ako. Pero, eto, sige, next week, medyo kabado nga lang talaga kasi ako ngayon dahil first time ko na nag-solo talaga ngayon na bunga nga ko talaga ang gumagana ngayon araw na to, no? Yan, kasi inumpisaan ko as in ngayon pa lang. Dati kasi parang dyan lang ako. Parang ano eh, colorful lang yung tabi nila. Pero hindi. Siyempre, kahit papano, dumadating na tayo sa point na kailangan natin talaga maghiwalay ng para makita natin yung versatility ng bawat isa. Kasi hindi mo yan basta makukuha kung lahat kayo magkakasama, magkakatabi. Kasi yung mga opinions nyo minsan nagsasapawan, hindi na kayo nagkakaintindihan, di ba? Yun. Pagka nagkahiwa-hiwalay kayo, dun at dun yung makikita yung kakaibaan ng iba't iba sa inyo. Kung ano yung mga hindi nyo pa nailalabas, na damdamin, or yung mga gusto nyo para sa sarili nyo or sa iba na hindi mo talaga magagawa pagkasama mo sila. Ganyan. Kung sa iba, iba't ibang show din naman tayo eh, di ba? So, iba-ibang topic, iba't ibang actions.
yan ang buhay natin dito sa mundo, ang ating realidad. Kasi mas gusto ko yan na humihiwalay muna tayo, kumbaga separates muna tayo na para makuha natin yung bagay na, or lumalabas yung mga bagay na itinatago talaga natin na hindi naman basta maibibigay kasi may time na nahihiya ka, hindi mo maibigay yung totoong gusto mo or yung emotions mo, kumbaga, hindi mo na ilalabas yan or nasasabi. Kasi laging iba yung point nila sa point mo. So, meron kayong sapawan. Kumbaga sa kanta, hindi kayo pwede magsapawan, magsisintonado kayo eh. Ganun. Kaya dapat, pinag-aaralan po natin ang lahat-lahat ng bagay. Hindi lang po yung basta-basta na sugod ka na lang ng sugod sa gera na wala ka namang bala, di ba? Kung sa pagkain naman po, siguro yung mga healthy foods ang dapat nating kainin, di ba? Kasi yan din po ay nakakatulong sa ating resistensya ng ating katawan. Kagaya po ng ating yung sa aking sponsor na Herbalife, yan itatalakay din po natin yan dito pag ready na yung ating video or yung ating show. So, sa ngayon, medyo kasi pag tinanong tayo dyan, hindi pa natin masasagot dahil hindi pa natin nakukuha yung review. Kailangan natin mag-review. Ha, re-reviewin natin yan lahat. Kasi, kumbaga sa isang situation, kailangan mong pag-aralan mabuti kung ano yung nilalaman niya. Kasi minsan, merong magkapareho na magkaiba ang ibig sabihin. Tama ba yun? Totoo, di ba? Parang sa isang kanta, pareho sila ng title, pero magkaiba sila ng lyrics, magkaiba sila ng tono. Or sa kung ano man ang binabasa mo, or kung ano yung nasa isip, meron kayong pagkakapareho. Pero, at the same time, yung ano niyan, magkaiba at magkaiba yung pananaw ninyo. Di ba? Ganun yun. Kaya minsan, nag-aaway na lang kayo eh, hindi ganyan, ganito yan. Pero isa lang yung topic nyo. 'Di ba? Isa 'yung topic nyo, pero magkaiba kasi kayo ng opinion kaya parang hindi nagsasalungat at nagsasalungat dahil hindi nabibigyan ng point of view ng bawat isa 'yung mga bagay na dapat niyo pag-usapan. So, 'yan ang buhay. And kay Ma'am Lolita pala, kamusta rin po? Magkita tayo on Monday. Yan. So, pakita po natin ulit yung ating ano, throwback. Miss ko yan eh. Yan, through the years talaga na magkakasama tayo. Sa bawat oras, minuto, at ang ating mga kinakanta, talagang kailangan damdamin mo habang nandun ka sa entablado na yan na nakakasama mo yung mga taong yan na ang daming ang mga tinuro sa'yo na masaya, ganun, lahat. Kahit na alam nila na kaya kanilang iwan na mag-isa, ay hindi, kaya mo yan kahit hindi mo ko kasama. Na hindi ka madadapa. Kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Diba? Ganyan yan, no? So, sobra talagang miss yan. Medyo, ah, huwag nyo naman ako paiyakin. Huwag naman ganyan. Masaya lang tayo. Kasi talaga nga, nung nag-start talaga ako dito sa kakampiyan, kasama ko yan, si Kuya Henry. Talagang yan lagi, madalas niyang kausap ko. At, diba? Hanggang sa nakilala ko na sila lahat, na punta kami sa mga ibang event, hindi ako nakakalimutan niya na isama na, oh, sige, tinuturuan niya ako. Kahit yan, sila Tito Nel, sila Kuya Bart. Although hindi ko naman po sila kasama sa ngayon, pero talagang, binibigyan ko naman po sila ng kumbaga importansya dahil nakatulong po sila sa akin. Siyempre, di ba? Kung wala po sila, hindi rin po ako nandito. Siyempre, sa ating Kakampi Live, di ba? Kay Mang Fe, yan, isa yan sa mga binibigyan ko ng importansya. Kasi ito talaga yung, ito talaga, kumbaga, ito yung calling. Calling na nga binigay sa atin ni Lord na talagang dyan ka.
kailangan mo lang improve yung mga bagay-bagay na hindi mo pa nalalaman or yung mga bagay na alam mo pero minsan nahihiya at nahihiya ka na ipakita, iparamdam sa kanila kung ano yun. So, sana dumating yung time na pag magkakasama na tayo uli, andun ako, baga naka-line na rin ako dun sa kung ano kayo, diba? Or pwede man sabihin na, hindi naman ako nagmamataas na, oy, meron na ako nito. Hindi naman, pero masaya dahil nagawa kong mag-isa na umistep dun sa buhay na pinapangarap ko. Yan. And, yun lang po, grabe ah, naiyak talaga ako dyan. Favorite ko naman yung music na yan. Nakakaiyak talaga dahil hindi ko sila talaga nakakasama. At yung mga ibang friends din na nagbigay ng influence sa akin na tinuruan nila yung mga bagay na, oh Denise, gawin mo kahit na alam mong mahirap, you will do it. Kayang-kaya mo yan. Hindi ka naman namin iiwan na iniwan ka na talagang hindi ka na namin makakasama. Hindi ka namin makasama dahil gusto mo na mag-step ka on your own. Diba? Kasi doon mo makikita kung paano na nag-move on yung life mo sa kanila. Pero kailangan hindi ka talaga magmamataas na kapag narating mo na yung dun sa tuktok ng pangarap mo, diba? Medyo tayo nagsisimula at nagsisimula pa lang. So, yun. Very much talaga na I miss you all. Yan. Thank you very much. Well, iyak na ako dun, ha? Ang dami ko kasi nga. Yun. Siyempre, next Thursday naman po dito sa ating Kakampi Live, Dear Diary at iba't ibang sangay ng buhay at realidad. Lahat po yan ipapakita natin dito. Kung meron po tayong pwedeng puntahan na ma-interview, yan, dito at dito po natin siya ipapakita. Muli, ito po ang inyong Denise Laksamana sa Dear Diary every Thursdays, 11 a.m. to 12 noon. Bye-bye time! I'll meet you just tonight, but I keep wondering why. I've always known.